kung gigil na gigil ka talaga magbago buhay mo, simulan mo na ang pagbabago ng buhay mo. Kasi isa lang sure ko, lahat ng tao na naging successful, magkakatulad lang din naman tayo. Pare-pareho tayo tao, pare-pareho tayo napapagod, pare-pareho tayo nangangarap, pare-pareho tayo natutulog, pare-pareho tayo nagugutom. In short, kung anong nangyayari sa kanila, nangyayari din sa atin. Ang pagkakaiba lang, mas nauna lang silang nagsimula. Kaya ano pa classmate, tara, dagdagan natin ang mga successful na tao dito sa mundong to. Kaya simulan mo na, at syempre, huwag mo rin kalimutan, i-share tong reel ko para sa mga tao na gusto din maghanap ng sign para makapagsimula na sila. I want to help to change the personality ng mga Filipinos na para masabi ko po sa inyo lahat classmate na magaling ka, pwede kang yumaman kahit anong klaseng background mo, kung anong na-achieve namin, kaya-kaya mo rin ma-achieve. Kung ano man ang gusto mong makuha, any industry ka man, kaya-kaya mo kasi it's just the same formula. Nag-abroad ka lang, lumaki na ulo mo, nagkumita ka lang ng malaki, nagbago ka na. Wag na wag kang makikinig sa opinion ng ibang tao. Pakinggan mo muna sarili mo. Tingnan mo muna sarili mo, sitwasyon mo ngayon, yun ang masapat ng isang motivation. Sa lahat po ng natulungan po namin mag-asawa, ni isa po, wala pong minakaalala. Hi classmate, nandito tayo ngayon sa Coron. And syempre, i-interview natin tong isa sa naging kasama po natin. And napakaganda kasi ng background niyan. Siguro ikaw na lang magkwento. My name is Marlon De Vera, isa po akong 15 years OFW classmate. Then umuwi ng Pilipinas, nag-traditional business. And then walang nangyari, naging sikat na vlogger dito sa Bicol. At same time, ganoon pa rin po, wala pong talaga nangyari. Sa 15 years mo, anong countries ang isang country lang bang pinagtrabahuan mo o nakadami ka rin? Sa 15 years po, marami. Halos buong Asia po, natugtugan ko na para po sa makakaalam. Isa pa akong musician na OFW. So Asia, tsaka sa Middle East naman, Dubai, Abu Dhabi, and Bahrain. 15 years mo, sabi mo hindi ka nag-ipon. Paano nangyari yun? Magkano ba kinikita mo that time nung OFW ka? Ang kinikita namin mag-asawa po kami nasa abroad, 60,000 sa akin, 50,000 sa asawa ko. So all in 110. All, sa isang buwan, 110,000. Free na po yun lahat. Accommodation, pagkain, plane ticket. Sweldo pa lang yun? Sweldo po, neto na po talaga. Bilang performer ka, may mga tips pa? May tips pa. Kasama na yung 110 sa tips, hindi pa? Hindi pa po. Tapos, ba't wala kang naipon? Sa 110,000 nyo na kinikita mag-asawa, magkano nasisave nyo or natatabi nyo? Kasabi mo, libre naman yung pagkain. Libre tirahan, tama ba? Opo. Libre lahat. Opo. Di buong-buo niyo yung 110 na nasisid? Buong-buo sa pagkakaakala namin. Pero bakit, ang tanong ko sa sarili ko nung nag-a-abroad pa kami, bakit wala pa rin natitira? Dapat yung savings namin na sahod ko, 60,000, dapat ipon na namin yun, pero natatangay pa rin eh. Bakit wala natitira mga classmate? Ito yon. Una kasi, pinapriority kasi natin yung pamilya. Pag sinabing pamilya, lahat ng gusto nila, ibibigay natin. E paano na po, pagdating ng panahon na tayo naman ang mangailangan, mahirap po magkasakit sa ibang bansa. Pangalawa, yung kaibigan mo na syempre ayaw mong masira yung pagsamahan nyo, mangungutang, pero yung utang nahingi na, nakakalimutan na. So isa pa yun sa mga liabilities ko. Kaya pagdating ng isang buwan, wala pa yung sahod namin, ubos na kaagad. Hindi pong ibig sabihin, hindi pa dumarating yung sahod namin, pero pinangungutang na namin, kaya wala po kaming naiipon. Ay, hindi pa dumarating yung sahod nyo, pinapangutang na namin. Yung mga kaibigan nyo, syempre naman parang ganito yan eh. Gano'ng karaming kaibigan nyo na parang pwede nyong pautangin sila ng paulit-ulit? Actually, syempre sa amin, sa katulad kasi namin, nagsimula talaga sa mahirap, iba talaga yung pakiramdam talaga namin na pag mangungutang na, yung magdadrama na, siyempre emotional tayo, madadala tayo, sige pare, para sa anak mo. Kaso nga lang, nagiging abusado na. Yung mga nagiging abusado na yun, hindi na namin na napagbibigyan. Mm-hmm. Tapos ngayon, magtatampo, yun ang isang karamihan na naiisip ng ibang OFW. Pag nasa ibang bansa, is talagang full support sa kaibigan, sa pamilya. Eh, kung ikaw, marami naman na manonood kasi dito ng mga kapatid natin na OFW. Kung meron kang pwedeng ibigay bilang isang 15 years na nag-work at kahit papaano magandang kita mo kasi nag-110,000 ka, anong pinaka pwede mong lesson na maituro sa kanila, lalo na siguro sa mga ibang bago pa lang na OFW or sa iba naman na matagal na, anong pwede mong mabigay na tip sa kanila? Ito lang masabi ko po sa inyo. Dapat mag-goal kayo na at least 2 taon.
Sa dalawang taon po na yan, dapat meron na po talaga kayong kunting ipon, hindi para ipon na talagang ipon lang. Mag-isip po kayo ng tamang, at least maliit na negosyo na kulang po sa gastusin. Ibig sabihin, yung sumubo kasi isang bagay na hindi mo pa nasusubukan. Thank you so much, classmate, dahil isa po ikaw talaga sa naka-inspired po talaga sa akin, sa buong pamilya ko. Kasi ngayon, gumaganda ng buhay naming pamilya. Anak ko, asawa ko, gumaganda na po yung buhay po namin ngayon. Nakakapag-travel na ako. Ang tip ko sa iyo, habang bata ka pa, mag-ipon ka. Kasi hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay may trabaho tayo. Paano na pagdating ng panahon na bumalik ulit tayo sa hard lockdown, huwag mo nang hihintayin na dumating yung panahon na yun. Kaya ngayon palang, classmate, sinasabi ko po sa inyo, mag-ipon ka na. Para sa iyo yan. Unahin mo muna sarili mo bago ang ibang tao. Kasi bakit? Nangyari yan sa akin. Inuna ko muna sila. Nung ako nawalan, tapos kami lahat. Ubus. Eh, may anong tip mo naman sa kanila? Kasi syempre, I'm sure it will just be the same na parang pinagdadaanan mo. Paano pag lumapit yung pamilya nila, kapitbahay nila, tapos sasabihin ka na nag-abroad ka lang, lumaki na ulo mo, nagkumita ka lang ng malaki, nagbago ka na. Ano yung pinaka pwede mong tip na mabigay sa kanila? Huwag na huwag kang makikinig sa opinion ng ibang tao. Pakinggan mo muna sarili mo. Tingnan mo muna sarili mo, sitwasyon mo ngayon, yun na masapat ng isang motivation. I-motivate mo sarili mo, tingnan mo sarili mo kung talagang masaya ka pa ba sa ginagawa mo, sa trabaho mo ganyan, or gusto mo talagang lumabas na dyan para humanap ng bagong pagkakitaan. Kung yun ang nasa isip mo, well, congratulations, dahil ngayon pa lang mababago na yung buhay mo. Huwag mo sasayangin yung oras mo na nagpipisbook ka lang din, nagtik-tiktok ka din, dapat magkakitaan mo yan. Pag matutulog naman sila, boss, ganun pa rin ang routine nila. Ihiga, pipisbook pa rin, magtik-tiktok pa din, hanggang sa nakakain yung oras nila, kinabukasan minsan puyat pa. Kaya minsan, yung mga OFW, nakakaawa sila, lalo na yung mga taga Middle East, hindi basta-basta nakakalabas. Paano sila kikita through Facebook or through TikTok? Ano yung gagawin nila? Para sabi mo kasi, pagkakitaan na lang yung pag-Facebook, pag-TikTok. Paano nila pagkakakitaan yun? Maraming paraan. Kung meron man nag-alok sa'yo sa social media, sa online, na hindi mo pa nasusubukan, try mo, walang mawawala sa iyo, pero sobrang magandang may babalik, sobrang kapalit nito, sobrang ganda. Bakit? Sa akin mismo, nasubukan ko eh. Dati kinatatakutan ko rin ito, 2007, siyempre, takot ako mag-invest kasi hindi ko alam kung paano gawin ang business. Wala ka na dapat katakutan kasi bakit? Marami ng taong tutulong sa iyo. Sa Facebook pa lang, matututo ka na eh. Maraming mga motivational videos. Gamitin mo yung social media mo na yan. Kami, katulad sa akin, ngayon po, nung nag-umpisa ako dito, 2 years ago, 2021, ayun, na from zero, ngayon po, maganda na po yung income ko. Income ko pa lang, plus yung income ng asawa ko, at plus yung income ng anak ko. Sa mga hindi po kasi classmate na kasunod, makikita nyo naman sa previous vlogs namin eh, sa 2 years ago, na nakasama ko siya sa vlog ko kasi ako nagpapaturo paano maging vlogger. Tama. Habang nagpapaturo ako sa kanya, kasi ako, I always believe sa life, napakasimple. Kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo, maghanap ka ng tao na nangyari na sa kanila yung gusto mong mangyari sa'yo, at tanungin mo at pakinggan mo at sundin mo at gawin mo lahat ng ginagawa nila. Kaya ganun lang kasimple. Kaya sa akin that time, ito yung kilala kong pinakasikat na vlogger sa Legazpi. Eh, since taga-Legazpi ako, kaya dun ako nagpaturo sa kanya. Ending, nagkaturuan kami. Tinuruan ko siya at tinuruan niya paano mag-vlog. Naturuan ko naman siya paano mag-negosyo. Ano naman ang buhay mo ngayon? Kumusta ka after 2 years na? Nag-decision ka na? Aray, kinikilabutan ako. Tinigbalaybo ko. Eto, no, nung sumali ako rito, talagang na-inlove na talaga ako. Talagang super na-inlove ako. Kasi bakit? Hindi ko pa ito nagagawa sa buhay ko eh. Sa lahat ng nagsusumikap, nagsisipag, nagpupursige sa buhay, dire-diretso lang. Kahit anong pagsubok, anong hardships, anong mga challenges ang dumating sa buhay nyo, dire-diretso lang. Lalong-lalo na sa mga kasamahan natin, ang mga negosyante, naghahanap buhay, tuloy nyo lang yan. Kailangan mo lang talagang trabahuin, pagtiisan, pagtsagaan yan. Kasi it's all part of the business. Sa mga nagsimula na at tinatrabaho na nila, kung nalulungkot ka ngayon, lalahanin mo lang kung saan ka dami. Isa lang masisigurado ko. Right. Mas malayo ka na sa bago ka nagsimula noon. Kaya bakit ka titigil kung malayo na narating mo? Kaya ituloy-tuloy mo yan para pagdating ng oras, gusto namin marinig namin yung mga kwento nyo, paano kayo naging successful at paano nakatulong si RDR sa success nyo, sa buhay nyo.